pang toppings. So ayan yung latik. So ano natin ito, palamigin natin, i-set aside natin para mamaya para sa ating biko. Yung ating biko with latik. Ito, marami akong hugasan doon, no. Ayan. Good job. May assistant na ako. Huhugasan natin yung glutinous rice, malagkit na bigas. So, hugasan natin siya ng dalawang beses. At tatlong takal pala ito, guys. Ang ginamit ko yung pantakal niya, yan yung ginagamit ko sa rice cooker na sa bigas na pantakal. So, ayan. After na hugasan ng dalawang beses, dalawang tubig pala na takal ang ilalagay ko dito para pag naluto siya, medyo hilaw, para pag iluto natin mamaya with gata, hindi siya masyadong, para hindi siya masyadong malata. At pagkatapos dito, ilagay natin siya sa rice cooker at iuuna natin yung rice cooker at uumpisahan na natin ang paggawa ng latik. Meron akong bagong chef dito. May assistant tayo dito. Naghalo-halo ng aking gata. Ayan. Yan yung ano, guys, yung panglatik sa biko. So, ayan. At dito lang naman ako. At yan ang aking mga hugasan dyan. Nagkalat pa. Umalis na yung aking assistant at nangalay na raw siya. So ito na yung gata. So hintayin natin siya hanggang maging brown. At ito yung ating pang-topping sa biko para mas masarap. Kaya lang matyaga tayong maghalo-halo ng ganito para hindi masunog. Nakakarilit ba lahat? Ito na yung latik. After 100 years na ukay-ukay, halo-halo nito. So ito na siya, nagba-brown na. Ayan. So, pati yata kilikilo ko, pinagpapawisan ng halo-halo nito. Ako sa inyo yung weather namin ngayon. Maulan. Ayan, mainit na ang ating kawali. So, ilagay na natin yung dalawang latang gata. Ayan, yan yung ating pangalagay sa biko. So, wala kaming fresh talaga na coconut milk. So, iyan lang yung gamit namin dito. So, ayan, halo-haloin natin hanggat lumapot siya at hanggat papawisan ang kilikili nito. Pero pagkatapos naman, masarap naman ang biko. At maya-maya, lalagay natin yung dark brown sugar. Ito ang gagamitin natin kasi nakaraan light na sugar at nakakuha kami ng dark brown sugar na. At lalagyan natin siya ng ito, guys, vanilla. Yan, para may flavor. So, hindi siya sponsored. So, ito yung ating gagamitin. Ayan. So, 1.5 cup ang ilalagay ko dito sa tatlong takal. At yung sa, para sa vanilla, tansyahin na lang, 1 teaspoon ang nilalagay ko para may bango yung biko. Ayan. Kulo-kulo na siya. Time pa natin kumulo bago ilagay yung asukal. At ilagay na natin yung ating asukal. Isa't kalahating tasa ang ilalagay ko na asukal. Pero depende sa inyo, guys, kung anong preference nyo. Kung matamis o matabang. Basta ito ay estimate ko lang na 1.5 cup tayo. Ayan yung kalahati. Okay. At halaw-haluin natin. Ayan. Maganda talaga pag pula ang asukal kaysa yung medyo light brown. Ayan, lagyan natin siya ng konting vanilla. Ayan. Okay, kapatak lang. Ayan, nilagyan na natin yung malagkit. At ating halu-haluin ito. So, i-fast forward na natin. Ayan, ay naluto na ito. Para lang movie, no? Rewind, gano'n. Napanood nyo na ba yung rewind movie? So, di pa kami nakapanood dito, guys. Panunuorin namin yan pag meron dito. So, ito lang yung biko. Simpleng biko. Ayan, na-slice na natin at lalagyan na natin ng latik. Ito yung niluto natin kanina, napakatagal bago maluto, bago magganito siya. Grabe. Ayan.
hindi masyado perfect at hindi naman tayo expert. Ayan, at least may latik. Ayan, ganyan ba yun guys? Tama bang ginagawa ko? Comment down below. Ganito rin ba kayo? Diba, at least nag-try tayo ng ating best. Ayan, tapos sa pusing ko na to. Ayan na po ang biko with latik. Perfect. Ayan na po ang finished product. Sumasarap na ito sa umaga, ang almusal with kape, di ba? So ayan, ito yung ating mga ingredients. Sana matry nyo at comment down below kung okay ba. So thanks for watching everyone. Bye-bye.